namin sa inyo nga act. Ayogit, ayogit. You know what I liked about them is just the whole act, you know, and the difficulty ng kanilang martial arts is really high. Mataas ang difficulty ng kanilang skill. Talaga napakita sila. This is, and ang skill ng parents na tatlo ang anak, triplet, talent din yan, di ba? Oh. But kudos ako sa kanilang trainer at saka choreographer kasi ang galing-galing talaga na act. Masyado pang maaga pero feeling ko, mananalo to all the way. Yeah. Maraming salamat, Direk. Nag-enjoy ba kayo sa gilas at bilis ng Eskremador Arnis Kids? Well, just text TP1-72256 and maybe you have a chance to win 20,000 pesos. Mga pare, maraming salamat sa inyo. Thank you. Sanggol pa lang ang ating susunod na talentadong taga, Negros Occidental, nang siya ay iwan ng kanyang ina sa kanyang lolo at lola. Ano kaya ang naging epekto nito sa kanya? Alamin natin mula sa kanyang salaysay. 7 months pa lang po ako, iniwanan na po ako ng aking magulang sa aking lolo at lola. Na dahil po kasi ako iniwanan dahil yung nanay ko, saka yung tatay ko, bale ano sila, magpinsang buo. Kasi po, hindi po kasi tanggap ng mga kanya-kanyang mga magulang nila na sila po ang magkatuluyan. Kaya po umalis yung nanay ko. Ito pong aking awitin at ang aking pong pagpasok sa Talentadong Pinoy. Para po ito sa lola ko. Pasasalamat po sa kanila. At sana po maging aral din po ako sa mga taong bayan na huwag po sanang gayahin yung mga nagawa po ng mga mali ng magulang. Bringing back the musical stylings of yesteryear, here's John Paul Rosaut, or simply, John Paul. Bituin manikin alamin natin ang saloobin natin talent scouts. Miss O? Natakot ako ha, mag-ano. Pag open, parang wala. Parang natutulog lang, di ba? Parang galing sa hukay lang yung boss niya. Tapos, sa pagtingin ko, sabi ko, hala, ayun pala ikakasal sa'yo, oh! Grabe. Ngayon, alam ko na ba't ganito atayon ni Tuesday. Pero, I love the harana effect, pero kung ako yung haranahin mo ng ganung, siyempre gabi ginagawa yan, lagay ko matatakot ako. Kasi diba nakabarong ka pa, tapos wala kang kasamang nagigitara. Eh, maisipin ko, it's either magnanakaw ka o ano, manunungkit ng sinampay. Dahil hindi ko type. Hindi ko talaga na-appreciate, sorry. Pero yung katabi ko talagang, palagay ko, may mangyayaring maganda sa'yo ngayong gabi. Eto na siya.
Thank you very much, Miss O. Tuesday, were you impressed by John Paul? Julia Roberts. Oo. Ano mo? Natuwa ako kasi itinuro mo talaga ako na para bang ako yung bituing marikit. At dahil sa husay ng iyong pag-awit, ay naniwala naman ako, no? Parang gusto kong mamintana, tas agisan ka ng bugenbilya. Kumakanta ka sa ibaba, tas bukas magsisibak ka na ng kahoy. Sasabihin ko sa tatang, huwag ka mag-alala, ha? Lalo pa ang nanang ay mahilig sa mga kamukha din ng lolo, kamukha mo. Ang lolong yumao, no? Or seriously speaking, kuya, malinis ang iyong boses. Tapos natutuwa ako dahil itong episode natin, parang linggo ng wika yung dating sa akin. Una Arnis, ngayon kundi Arnis, man. Arnis, ngayon kundi mamaya pag may nagbayanihan na dito, sabong na lang yung kulang kompleto na. Darating na yung Hermana Mayor. Pero ang galing mo, gusto ko yung ganyan nagbibigay bunyi at pugay sa ating kultura. At sana pagyamanin mo pa ang ganyang klaseng pag-awit dahil matagal nang nawala ang ganyang art form. Sana mabuhay yan ulit. So, kung iniwan ka man ng iyong mga magulang, I'm sure kung napapanood ka nila ngayon, nag-uumapaw yung pride nila sa puso nila dahil anak ka nila at mabuhay ka, Kuya. Go! Thank you, Tuesday. Rufa, what do you think? Alam mo, di ba? Kasi hindi na uso sa mga lalaki ngayon ang naghaharana. So feeling ko, kung may manligaw sa akin, tapos kakanta, katulad ng kinakanta mo, baka sagutin ko siya ka. Pare, ikaw ba nakapanligaw ka na ng nangaharana ng ganyang boses? Hindi pa, oh. Si Osang, natakot. Baka ako maiyak. Dahil nga, hindi pa ako nakakakinig. Ano? Hindi pa ako nakakapakinig ng ganyang klaseng kanta. So, I like the way that you sang. It's full of emotion. Pilipinong-Pilipino, ika nga ang dating. And syempre, suot-suot mo rin yung barong mo. Dun sa style ng pag-awit mo, masasabi kong okay naman. Very fair. So, note to future suitors, harana might please work. Please make me harana. Thank you very much, Ms. Rufa. Direk Odi, marami na tayong naging parang kumanta ng sumubok ng kundiman. But what do you think about John Paul? Marami na ba? Ngayon pala ako nakarid ng isang nag-awit ng isang kundiman. Alam ko kung sino matutuwa dito, si Tita Mitz. Parang nabuhay ang aawitan kita, parang ganon. Ako sobra akong na-appreciate kasi katulad ng pagtula ni Makata, parang binubuhay niya yung talagang sariling music ng Pilipino. This is, kundiman is really the most sa akin, ha. Siguro I'm just old-fashioned. Si Rosana kasi, si Osang, rocker yan eh. Pero ako, I'm an old soul eh. Talagang nagagandahan ako. Isa na sa pinakamaganda sa akin na music, kundiman. Kaso Ilonggo ka, sana kumanta ka ng talagang Ilonggo kundiman like Ay Kalisod or something like that. But other than that, ang ganda ng boses mo, ipagpatuloy mo yan. Thank you very much, Rek Odi. Kung nagustuhan ninyo ang tinig ni John Paul, just text TP2 and send it to 2256. Baka kayo na manalo ng 20,000 pesos. John Paul, maraming salamat, pare ko. Thank you. Galing sa musika ang handog ng ating mga susunod na talentado, kaya huwag kayong BBTU dito sa pinakamalaking talent show on television, Ang Talentadong Pinoy. Oh my God. Maskuladong talentado, katawan ay inabuso, paluin na naman ang maso, at hindi pa na kontento, ang talong ay ipinwesto sa kaniyang sitmura, tinadtad ng Pinong Pino. We're back on your favorite weekend habit, Ang Talentadong Pinoy, only here on TV5. Nang lumuwas patungong Maynila mula sa Davao del Sur ang ating susunod na talentado, napasabak agad siya sa pahirapang trabaho na siya namang naging rason ng pagdiscover niya sa kanyang talento. Edo po ang kanyang storya.